Puro pagnanakaw ang nasa isip ng nasa gobyerno ngayon. Puro pagnanakaw. May kanya-kanyang interest ho talaga. Maniwala ho kayo. Puro ang naisip niyan, maski biakin natin ang ulo ng mga yan, na sa isip niyan, pagnanakaw, mga boss, mga bay. What's up, mga boss, mga bay? Welcome back po muli sa ating channel. Ayan, mga boss, mga bay, no, meron tayong ipapakita, mga boss, mga bay. Video po to, no, video na nakuha po natin sa kay Supremo, Epifanio, no, kay Supremo. Itong video na to galing po sa isang ano, sa isang source ni Supremo diyan sa Negros Oriental mismo, no, na sinabi niya ang baho ni ano ni Congressman Arne Tebes maliban sa mga kasong pagpatay. Sinabi niya rin po yung mga ano, mga pangungurakot, no, ni Congressman Arne Tebes diyan po mismo sa Negros Oriental sa mga proyekto po, no, ng mga construction government project diyan sa Negros Oriental ay mga hokus-pokus po daw itong sila Congressman Arne Tebes. Tara, mga boss, mga bay, samahan niyo ako, panoorin natin. Let's go. Good afternoon, kapatid. Alam ko na ang focus mo sa mga pinatay ng hayop na Tebes na yan. Pero maraming mga katiwalian dyan na dapat ay mailabas mo sa isyu mo, sa vlog mo, no? Kasi hindi lang droga ang negosyo ni Tebes. Pati ang mga kontraktor dyan, choice contractor ni Tebes, lahat ng mga project dyan sa Dumaguete, sa road project na under sa distrito ni Tebes, under sa kanyang mga budget na hinihingi niya sa gobyerno natin, ay ang contractor niyan, yan ang Legacy Construction at saka Jargon Construction. Ang may-ari niyan si Alex Abilido at saka si Janjan Mercado. O, kakilala ko ang kanyang kontraktor, pero hindi kami magkakilala ng Tebes na yan. At ayaw ko makilala yan, ang Tebes na yan, kapatid. Dahil alam ko na matagal na, na maraming mga pinapatayan dyan sa Negros Oriental. Kasama na ang aking pinsan dyan na mga tigbaw na biktima din sa mga land grabbing na until now ay hindi makamove ang aking pinsan dyan dahil natatakot sa mga Tebes. Yan ang katotohanan dyan. At never ako sumali sa mga project ni Tebes dyan sa Negros Oriental na mag-subcon-subcon ako dahil yung contractor niya mayabang at hayop din yan. Hindi ko alam, baka may mga negosyo yan sila ni Tebes sa droga. At para malaman mo, kapatid, ay American citizen na yan yung Abilido, yung may-ari ng Legacy Construction. Actually, nasa Amerika na ngayon at kasabay pa ni Congressman Tebes yan nung umalis sa Pilipinas papunta ng Amerika. Pwede matignan yan sa kwan, sa immigration, ang kanilang mga records. Yon, kaya pinapaabot ko sa'yo dahil ang issue about Tebes, hindi lang pumatay, kung hindi, hinuhukos-pukos nila ang pundo ng gobyerno para sa mga project nila. Hindi ko alam kung natapos yan o hindi. Ang kakasabwat nila dyan, kapatid, itong DPWH mismo. Yan ang katotohanan dyan. Ngayon ay pwede ka mag-imbestiga dyan. Dahil kung criminal si Tebes sa pagpatay ng mga tao, lalo siyang criminal, no, sa pagnakaw ng mga taxes na binabayad natin sa gobyerno. So, nahirapan na ako, kapatid, mag-type ba sa aking cellphone sa mga issues na kailangan maipaabot ko sa iyo. At saka sa investigasyon, inamin mismo ni Tebes yan
na kontraktor ang nagbigay sa kanya ng Lamborghini. Yung Alex Abilido, yung may-ari ng Legacy Construction dyan na sinabi ko sa iyo, may hangar yan sila sa airport. Ang partner, si Mike Romero. Doon nakaparking sa Manila International Airport ang kanilang mga Learjet at saka mga helicopter na kung magbisita sila sa kanilang mga project sa Romblon o saan man lugar sa Pilipinas, naka-helicopter yung mga hayop na yan. Samantala, galing yan sa kambing nung araw. American citizen pa yan, ang putang inang yan. Yun, ayun ang kwan, ang gusto ko paabot sa iyo kapatid, dahil ang ating mga issues hindi lang dapat sa mga pinamatay ni Tibes. Isama na natin ang pagnanakaw nila sa mga proyekto nga kung saan project ng DPWH yan, hindi ka maka-implement ng mga proyekto dyan na walang blessing galing sa mga hayop na kongresman na yan. Pasensya ka na kapatid, dahil kung galit ka dyan sa mga hayop na yan, lalong-lalo na ako. Maraming salamat at mayong hapon sa imo, kapatid. Yun na nga, mga boss, mga bay. At nakita nyo naman po, no? Yung taong nagsasalita, talagang mukhang alam na alam, no? Yung mga pangyayari. Gawa ng siguro siya, isa din sa contractor, no? Na ano nyo naman, isa din siya sa mga contractor diyan sa Negros Oriental. At alam na alam niya ho yung mga pangyayari diyan. So talagang itong tao na to, nagsasalita talaga ng totoo, mga boss, mga bay. So kayo na lang po ang umunawa, mga boss, mga bay, kung gaano ito katotoo. Kasi sa para sa akin ho, totoo po yung sinasabi ng ng mama na to, mga boss, mga bay. Normal lang naman yan, mga boss, mga bay. Yung mga project na ganyan, para sa akin ha, ito para sa akin. Para sa akin, normal lang. Pero hindi talaga normal yan talaga, mga boss, mga bay. Corruption ho talaga yan. Pero yun kasi, yun na yung gaya ng sinabi ko sa mga previous vlog natin. Sa Pilipinas kasi, kahit sinong ilagay mo dyan nakaupo, talaga gagawa at gagawa talaga, no? Ng kababalaghan sa kanilang mga distrito. Normal na yun yung pangungurakot, yung kunwari proyekto na 50 million. Tapos, ang magastos lang pala doon, nasa 10 million lang. 40 million kaya nga yung mga proyektong daan, ilang buwan lang, lubak-lubak kaagad. Kasi nga, binabawasan yung materialis. Normal lang naman yan, mga boss, mga bay. Ganyan talagang, mga aminin mo natin at hindi, talagang ganyan ang kalakaran sa Pilipinas ngayon, mga boss, mga bay. Di po ba? Ganyan talagang ang kalakaran. Kahit tanong mo sa bata, alam niyo. Pero, ang akin lang, pag pumatay ka talaga, ibang usapan ho yun, mga boss, mga bay. Ang pagpatay ho talaga, talagang ano yun, evil talaga yun, mga boss, mga bay. Mangurakot ka dyan, alam ko masama din yan, pero yun na yung kalakaran eh. Kahit sinong ilagay mo sa mga posisyon ngayon, talaga gagawa at gagawa talaga ng kababalaghan. Magnakaw talaga, mga boss, mga bay. Kahit sino, walang mapili dyan. From Luzon, Visayas, Mindanao, lahat na nakaupo, talagang magnakaw talaga, mga boss, mga bay. Pero pag ikaw ay papatay, hindi ka pa nakontento sa mga nakaw mo sa gobyerno, papatay ka pa, ibang usapan na po yun. Yun na lang, mga boss, mga bay. At sana sa bago sa ating channel, mga boss, mga bay, please consider subscribe. Libre lang naman po yun. At napakalaking tulong na po yun sa ating channel, mga boss, mga bay. At asahan nyo, pag sasahod itong channel na to, mga boss, mga bay, ibabalik po to natin sa community po, mga boss, mga bay. Meaning po, itulong din po natin ito, mga boss, mga bay, ang sasahurin ng ating channel. Kasi ho, itong mga ganitong vlog kasi, mga boss, mga bay, political, mga issues, para sa akin, wala tayong makukuha dito eh. Kahit sino yung ating i-vlog dyan, kahit sino yung natin, ganun pa rin talaga eh. Wala tayong mapagkakatiwalaan talaga sa Pilipinas. Isipin mo nga oh.
from the higher position going to the lower, talagang lahat yan mga boss, mga bay. Hindi ko rin mapagkakaila eh. Kaya dumarami yung mga rebuild sa atin eh. Kasi ho, ang daming mga corrupt na politician, mga kapulisan, PDEA, involved sa mga illegal na droga, illegal na gawain, mga politician, protector. Sila mismo ang ibang politician sa iba't ibang lugar nila. Sila mismo ang mga nag-ano ng droga. Anong, wala talaga boss mga bay. Kaila, hindi mo masisisi kung dami, parami ang mga rebuilders sa atin, ang CPP-NP eh. Hanggang maraming mga politician na mga gago dyan, mga politician na mga corrupt, mga politician na nag-involve ng mga illegal na droga, mga na, maraming inaapi. Talaga bay, mga boss, mga bay, ang mga rebuilding nandyan. Isipin mo ha, sa dami-daming mga military ngayon na tumutugis ng mga rebuilding, walang magagawa, imbis na pahina yung rebuilding. Ngayon, yung rebuilding, paano, parami pa ng parami. Dahil din yan sa kasi sa mga kagaguhan ng gobyerno natin. Ang daming corrupt ng mga politician. Minsan, di, minsan iisip ko nga eh. Mga military lang din ito ang nag-ano ng NPA eh. Ang hawak nito eh. Kasi pag walang gira, walang pera. Ganun din nangyari sa Mindanao. Yung mga rebuild eh, hawak din ng mga military. Kasi nga, pag walang gira, pag peaceful ang isang lugar, ang mga general, walang pera, walang budget. Kaya ang ginagawa ng mga ulol na itong mga military, sila mismo ang mag-aalaga sa mga rebuilde para patuloy yung rebuilde. Kunwari, tutugusin nila, yun pala, padagdag lang sila ng padagdag sa kanilang budget. Pira-pira lang ako talaga. Talagang, iwan ko lang, ayaw ko na magsalita na ano sa gobyerno mga boss mo kami, pero talagang ano po, ang gobyerno, talamak na po talaga, talagang infested na po talaga ang ano ang Pilipinas. Sa loob ng gobyerno, talagang ano na, wala na talaga, halos, wala ka ng pag-asa talaga eh, halos lahat. Ma Department of Justice, ma DOH, ma Department of Agriculture, Immigration, Customs, BIR, lahat corrupt eh. Lahat, may kanya-kanya silang estilo ng pangkawat ba? May kanila-kanilang estilong pagnanakaw sa pera, sa budget. Ganyan ang Pilipinas ngayon ba? Sobra talaga. Wala ka ng asahan sa gobyerno talaga sa ngayon. Sobra. Puro ang isip ng mga tao na sa gobyerno ngayon, puro pangkawat, puro pagnanakaw ang nasa gobyerno ngayon. Puro pagnanakaw, mga boss, mga bay. Wala talaga. Mabubusit ka lang talaga, mga boss, mga bay. Puro pagnanakaw ang nasa isip ng nasa gobyerno ngayon. Puro pagnanakaw. May kanya-kanyang interest ho talaga. Maniwala ho kayo. Puro ang naisip niyan, maski biakin natin ang ulo ng mga yan. Na sa isip niyan, pagnanakaw, mga boss, kung paano kikita. Wala talaga, mga boss, ngamay. Hanggang sa muli, see you on the next one. Bye-bye.